posted ah. Yung dahil lang naintindihan ko. Kung mamamatay ba ako ngayon, handa na ba ako na makita si Lord? Amen! Wow! Taas na akong kamay na ready na makita si Lord. Sabi mo sa ako, mamaya pa lang. Mamaya pa lang ako mag-ready. Ba? So alam ko po, excited kayo sa aking topic. Dahil alam niyo po, kahit pagandahin ko po itong topic na to, maniwala kayo sa hindi, mamamatay tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Ano? Una-una lang. Sabi nila, ako ngayon, bukas, ikaw naman, diba? So, sa ayaw mo sa gusto, taas nga po ang kamay dito ng hindi namamatay o mamamatay. Baka patid, napakatindi mo kung wala kang kamatayan. Ano ka? Ano tawag doon? Mortal? Ano ka, immortal? Di ka namamatay, no? Pero, ito, minsan hindi niyo po ba naitanong, nabuhay ako sa mundong ito, pero bakit nabuhay ako? Ba't kailangan ko rin mamatay? Hindi ba pwedeng mamuhay ako ng matagal? O yung iedad ako katulad nila Adan, ng 900 years old? Diba? Bakit mamamatay? Ibig sabihin, meron tayong destination. Tama? Amen. The question is, yung destination ba na yun, napaghandaan mo ba? Tanong yung katabi mo, naghanda ka ba? Baka naman ang pinaghahandaan mo lang ngayon, yung tuition ng anak mo, trabaho mo, sino ba ba pangasawa mo? Yung pupuntahan mo kaya kapatid sa kabilang buhay, napaghandaan mo ba? Ako po in my old life, alam naman natin yun, na kapag tayo ay namatay, akala natin, para na tayo si Tinkerbell. Hello? Yung tipong pag namatay ka, may mag-comment sa FB mo, at daya mo naman! Bakit mo kami iniwan? Kumakapagsalita lang pa tayo, plastic! Nung buhay, hindi mo nga ma-like yung picture eh. Diba? Nung namatay na, ayoko mamatay ka. Samantala nung buhay, bala ka dyan. Diba? Saka lang naman natin malalaman ang kahalagahan ng isang tao kapag wala na po siya. Tama po ba? Saka mo lang marirealize yung kahalagahan niya pag wala na siya. Pero hanggat nakikita mo siya, hindi mo marirealize yung kahalagahan niya eh, kasi nandiyan siya eh. Di ko po sinabing lumayas kayo ng bahay para ma-realize na asawa niyo, ano? Pero yun lang, sinasabi ng Diyos, habang buhay pang isang tao, pahalagahan mo siya. Para mamatay man siya, wala kang pagsisisihan. Alam kasi natin, kapag tayo naman tayo, magiging angel na tayo. Automatic yun, langit ang punta natin. At hindi natin alam, dalawa po ang destinasyon ng tao, heaven and hell. Pero bago tayo pumunta sa heaven and hell, doon muna tayo pupunta sa Hades. Sabihin nga po natin, Hades. Ang Hades po ay lagakan ng mga patay. Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid sa Panginoon, kahit basahin niyo po ang Biblia, wala po kayong mababasang purgatorio doon. Kasi yan pong itinuro sa atin. But the question is, yung Bible na ginagamit ng mga born-again Christian, bakit hindi lahat itinuturo sa ating lumubuhay? Tama po ba? Napupuntahan ng tao ay Hades, na kung saan ang place of torment, at ang pangalawa ay bosom ni Abraham. So baka magtataka kayo, eh nasaan napunta yung mga namatay na natutulog doon sa sementeryo? No. Wala pong natutulog. Dalawa ang destinasyon ng tao. So ngayon kapatid, habang buhay ka, habang humihinga ka, eto yung chance mo na sumunod sa Diyos. Hindi ka nabuhay para lang magpakasaya, magtrabaho, umanak ng marami, no? Ang pinaka-importante yung gagawin mo while you are living in this world ay yung paghandaan mo, yung pupuntahan mo sa kabilang buhay. Pero masyado tayong nalilibang ng social media. Nakakalimutan natin yun sa dami ng K-drama sa TV. Mga anyong, anyong langit, anyong lupa. No? Na sino ang magsasabi na minsan ang lakas-lakas ng tao, mamamalayan mo, boom! Sino po rito nakabalita yung nangyaring aksidente
nakaraan sa palmera. Sino mag-aakala na nagtitinda ka lang ng saging? Tapusan mo na pala. Okay lang mamatay nang wala sa oras kung nakilala mo sa Lord. Eh paano kung hindi? Yari ka ngayon. Pag namatay ako, sister, hindi na lang ako ng pangalawang pagkakataon kay Lord. Baka sakali mapagbigyan, no. Pagkatapos, kumistap ang tibok ng puso mo, ang hininga mo, tapos na. Tapos na ang chance na binigay sa iyo, Lord. Kung mo sabihin, pag matanda, yan ang unang namamatay. Di ba? Meron nga iba, nasa loob pa lang na dyan, namamatay na eh. Di ba po? So, taas mo ang kamay dito nang alam niya ang birthday niya. Kawawa naman yung katabi mo, hindi niya alam ang birthday niya. Hindi niya alam kung kailan siya pinanganak. Meron? Taas ang kamay kung alam niya kung kailan siya mamamatay. Oh, napag-isip kayo ngayon, oo nga no. Alam ko birthday ko ha, pero hindi ko alam yung expiry date ko ha. Wow, sa dinas. Diba? Kahit maganap ka ng aklat sa buong mundo, kapatid, wala kang mahanap na libro na kung saan nakasulat ang petsa ng kamatayan mo. Hello? Kahit magbasa ka ng encyclopedia, wala kang mahanap. Hindi mo ba yung natanong? Oo nga, no? Bakit nga ba hindi pinalam sa akin ni Lord kung kailan ako mamamatay? Samantalang yung birthday ko, sineselebrate ko pa palagi. Alam niyo ba kung bakit hindi pinaalam ng Diyos kung kailan tayo mamamatay? Kasi kung pinaalam yun ni Lord, siyempre magliliwalo ka muna. Then after nun, saka na lang magpapakabait. So kaya yun hindi pinaalam ni Lord para sa mga pagkakataon na wala kang kaalam-alam, hindi mo alam, oras mo na pala. Minsan tuwan-tuwa tayo, ang bilis ng araw, ng oras, ng taon, ng buwan. Kung mag-alala kapatid, habang bumibilis ang araw, buwan at taon, bumibilis din ang araw ng ating kamatayan. Tuntua ka kasi, hello, malapit na akong asawa. Ang wala ako ba, di ba? Di mo alam. Tatapusan mo na. Ano sabi ng Mobile Legend? The enemy has been slain. Hindi po ako nag-Mobile Legend. Ano? Napakinggan ko lang po yun. So ngayon kapatid, next mo, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng isang taong naglalakad papunta sa bangin? No, pakita mo nga kapatid yung tumutuloy dyan. At nakikita mo na siyang dere-derechong naglalakad na sa oras na kapag siya ay nahulog, pwede siyang mamatay. Tama po ba? So ang tanong, uupo ka na lang ba? O mananahimik ka na lang ba? O itingnan mo na lang ba siya? Hanggang sa siya ay mahulog. Kung kayo po, makakita na isang taong bulag na ganyan, no? Wala kasi akong mahanap ng bulag. Kaya na nakatayog yung mata. Ano kong gagawin ninyo? Sasabihin mo pa, diretso pa, diretso pa. Ha? Tutulungan. Sabihin niya, katapusan mo na. Hindi pa. Akinsi pa lang. Diba? So ngayon, sa buhay natin, mga kapatid sa Lord, ganyan tayo. Kala natin, araw-araw, gumigising ka, aral, nood, kain, di ba? Pero hindi natin alam na isang paa pala natin nasa hukay, wala tayong kailangan. Na kung hindi tayo makakapakinig ng salita ng Diyos, pwede tayong mahulog sa bangin. I want you to know na hindi lang po isang bangin ang pwede nating laglagan. Alam niyo po kung ano? Sabihin niyo po sa akin, ano? Place of torment. The moment na hindi ka nakakilala sa ating Diyos. So, tatanungin ko po kayo, are you ready to meet God? How many of you are ready to meet God? Taas nga po ang kamay. Tulungan natin yung iba mamaya. No? Sabihin mo sa katabi mo ngayon, alam mo? Huwag mo nang hawakan. Alam mo? Limunin mo, parang masama naman yung loob mo eh. Sabihin mo, alam mo? Maghanda-handa ka na. Hindi mo alam, limunin mo. Hindi mo alam ang oras mo. Oras mo. Meron nga po akong napanood sa Facebook, natutulog siya. Ewan ko nadaanan yun. Natutulog siya na parang akala mo waring patay. Tapos yung mga kasamahan niya, hindi kita malilimutan. May mga kanila, pag-iisip niya. Oh.
Buhay pa siya, kinakantahan na siya. Diba? Mga kalokohan ng tao talaga. Kung tatanungin kita, are you ready to meet God? Napakaswerte naman po ng ready na. Uwi na tayo mamaya. Sabi mo nga sa kapatid ko, Che, nakakapagod na rin sa mundo. Sabi niya, tara, uwi na tayo sa tatay natin. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid sa Lord, hindi naman ito yung palagiang bayan natin. Darating ang araw, uuwi tayo sa palagian nating tahanan. Palagian nga ba? Okay, Lord. Okay, peaceful. Yung isip mo, kailangan matapos itong corona na to. Natuwa ako at nakalaya na iba. Ngayon, nakakulong na naman. Eh, ibang nating mga wire ngayon, wala eh. Narindi makalabas, no? Umabasahin natin sa Biblia, para sa panahon ni Nabucodonosor. Na walang sasamba sa ibang Diyos, maliban dun sa ribultong ginto. Eh dito, wala namang ribultong ginto. Yun nga lang, matira matibay. Alam nyo kung tutusin, yung pagpunta nyo parang po sa panambahan dito, sinusugal nyo ang buhay nyo eh. Tama po ba? Amen. Nandoon yung kaisipan na wala kayong kasiguraduhan na kapag sumakay pa ako ng jeep, eh safe ako, although nakamaska. Tama po ba? Pero alam nyo, salamat sa Panginoon na nag-stay kayo dyan, hindi nyo iniisip kung mahawan kayo. Ang iniisip nyo kung paano makapagpasalamat sa nagbibigay ng buhay sa iyo. Yung bigyan ka ng Panginoon ng kalakasan sa loob ng isang linggo, kapatid, napakaswerte mo. Ang sabi po dyan sa Santiago chapter 4, verse 14, ni hindi na ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad, boom, nawawala. Nakita na po ba kayo ng usok? Yung hindi pa nakita na usok, pausukan niyo po mamaya. Ang usok po ba nagtatagal? Ano po nangyayari kapag, Claire, manigarilyo ka? Ano mangyayari? Mawawala din agad, di ba? So, inaling tulad po ang buhay natin katulad ng isang usok. Nandyan ka masaya. Alam mo nga, minsan, eto nga eh, hindi ka nga lumabas ng bahay. Kain ka naman ng kain ng karne. Na-stroke ka naman. O, di ba? Di ka nga na-COVID. Nasagasaan ka naman. So, wala po tayong kasiguraduhan kahit ikaw pa ay nasa loob ng tahanan, eh kung yung kasama mo naman sa labas, eh may dala-dala, eh wala rin. Di ba? Marami pong tao nagpapanik ngayon sa television. Sabi nga doon sa napanood ko, sabi niya, ang hirap kasi ang kalaban natin ngayon hindi nakikita. Hirap daw ah, hindi nakikita. Pero hindi nila alam, merong mas matinding kalaban ng tao na from the start, na create the Lord ang mundo, yun ang kalaban ng tao. Alam niyo po kung sino? Sabihin niyo sino? Si Satan. Baka akala niyo si Satan, eh, nakikita niyo lang sa TV. Hindi. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, si Satan po ay nag-exist. Dati po siyang napakaanggandang anghel sa kalangitan na ibinagsak ng Diyos dito sa lupa. Hindi niyo po ba alam na itong mundong ito, baluwarte po ito ni Satanas? Bilang mananampalataya ng Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng authority. Authority to cast out demon spirit. Noon, kung hindi pa natin kilala si Lord, pag-iihi ka, tabi-tabi po. Huwag mo po akong pamagahin ng paa. Tabi-tabi, harus Diyos ko. Diba? Lahat ng santo tinawag mo, pati si San Paklaus. Pero kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ang sabi po dito si Satanas po ay hindi dapat iginagalang. Siya po ay dapat pinalalayas. Ang pinakamaganda po doon, at bilang mga mananampalataya, lingkod ng Diyos, hindi ka isang ordinaryong tao. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka isang ordinaryong tao. Ibig sabihin, sister, ako ba si Darna? Bakit ko po sinabing hindi ka isang ordinaryong tao? Kasi the moment na ikaw ay naglalakad, akala mo walang nangyayari. Pero hindi mo alam, si Satan laging nakatingin sa'yo. Inaabang ang kanya, minsan nadadapa ka nang ikaw lang nag-iisa. Di mo alam, tinulak ka na pala niya.
Ang sabi po sa Ephesians chapter 6, si Satanas po ay hukbong espiritual sa iyong pag-uwin. Kaya kung hindi mo alam kapatid, si Satanas kahit maaga pa ngayon, nagliliwaliwin lang. Sabi ko nga sa inyo, kung kanina naranasan mo ang presence ni Lord, si Satan hindi siya papayag na ma-worship si Lord. At ang pinakatrabaho niya, sabi niya sa John 10:10, humaritong magnanakaw upang magnakaw, umatay at magwasak. Kaya pala may nagpapatayan. Kaya pala may nagnanakaw. Kasi kagagawan pala ni Satan. So ngayon, kawawa ang isang tao walang Diyos. Bakit? Punterya siya ni Satanas. Eh kung may Diyos ka, sabi ni Satanas, naku, huwag tayo dyan, nare-rebuke yan. Doon tayo sa katabi, medyo inaantok na. Paypayan natin mabuti. Sabi naman niya, matulog ka na. Kaya habang nakatingin siya sa akin, sabi niya, kala mo, hini-hypnotize mo eh. Bumalakpak nga po ang mga matutulog, sabi ko niya. Oh, matatali niya iwa. Baka sabi niya, bumalakpak ang mauna ng mamatay. Meron po kasi yan, natutulog sa simbahan, sumigaw si pastor, pumalakpak! Ang gusto pumunta sa impyerno! Ako pastor! Sabi niya, talaga ba? Eh, nagsimba ka pa? Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, alert, alert. Alert, alert. Baka mapapalakpak ka, mauna ka. Diba? Meron yung isa dyan eh, alam mo yun, gustong-gusto niyo makinig pero lumalaban talaga siya eh. Nagpako ng palito eh. Eh, makuran eh. Ewan ko, sinin tumatawan eh. May kilala ko niyan rin. Alam mo yun, sabi sa balita, bata may laban. Ano, diba? Natagagantok na ang siya. Pero, pag nanonood ng Korean, ang haba na lang ay pa, may bitonis pa. Kahit hindi niyo naiintindihan, palagang naiintindihan niyo yung monster. Kaya nung natapos, gutom ka na? Ako, hindi pa. Ako, matapang. Ano ba? Pinatatawa ko lang po kayo kasi nakakatakot po itong topic natin. Baka mamaya, pag uwi nyo, hindi ko naman din ako sisipa. Tingnan yung mga umatin nakaraan. Wala ngayon, natakot. Sabi ko sa inyo eh, sabi nila na ako patay. Si Sister Junilin na dapat mag-preach. Abutin tayo alas 12 nito. Gusto ko nga po pabutin hanggang hapon eh. Okay lang po ba? Tingnan nyo, wala nagsisikin po. Sabi na masama ang loob niya. Diba? Kumbaga sa restaurant, kakain ka na lang naman din. Lubos-lubos yun mo na. Tama po ba? Kakain ka na lang din naman, bitin pa eh. So ngayon, next mo kapatid, hindi tayo makakatakas sa kamatayan, sa katotohanan, at hindi po mababago anuman ang mangyari. Kahit pagandahin ko po ang pananalita ko rito, sa ayaw mo sa gusto, mamamatay tayo. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay tayo. Una-una lang talaga. No? So, ang kagandahan po dito, o paano mo naman sinabi ate na talagang mamamatay? Asan ang proof mo? Sige, pakita mo yung proof natin. Ang sabi ng Panginoon in Hebrew chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay? Nakasan niya po? O, di ba? Hindi ko po yan gawa-gawa. Biblia mo ang nagsabi niyan. At kahit bumili ka pa ng iba't ibang version ng Biblia, yan po ang pinasasabi ng Lord. Itinakda. Ibig sabihin, sa ayaw mo sa gusto, nakatakda kang mamatay. Alam mo yung pakiramdam na minsan nakapikit ka pag gising mo na sa ibang destination ka na? Maganda yung pagdilat mo, nasa langit ka na. E paano kung pagdilat mo ang init? Yari ka ngayon. Baka mapapasabi ko, mapapasabi ka, eto na nga. Eto na nga ang sinasabi sa Biblia. Diba? Ano pa sabi niya sa Hebrew chapter 9, verse 28? Gayun din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating. Kailan po yung unang pagdating ng Panginoon? Noong nanganak si Jesus? Noong pinanganak ang Panginoon, di ba? So, ang sabi niya dyan, siya po ay muling darating. Hindi upang ihandog, hindi upang ipako ulit sa krus, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Alam niyo mga kapatid sa Lord, gusto ko po kayo
tayong papiyawan, although last time, ito na po yung tinapik mo nakaraan, na akala kasi ng tao, ito pong pandemic na nangyayari, eh nagkataon, no. Alam niyo po, hindi po ito nagkataon. Kung pag-uwi niyo ng bahay, basahin niyo po in Matthew chapter 24, downward, yung mga nakalagay doon, unti-unti na pong nangyayari. Kaya yung sasabihin natin na babalik pa kaya sa normal, yung tipong makakalakad ako kahit wala akong mask, okay lang. Alam nyo, hindi nga natin alam kung itong 2020 na to, eh kasama to dun sa tinatawag na 7 years Great Tribulation. Wala tayong kasiguraduhan na ang hinihintay po ng tao ngayon, kamatayan at rapture. Kung ikaw ay buhay pa, ha? Kamatayan at rapture. Pero kapag namatay ka na, ang hinihintay mo naman, final judgment. Ano rapture, ate? Ganito. Halimbawa, shinare kita ng Word of God. Halimbawa, tawagin ko si Giovanni. Giovanni, halika. Tsaka si Irish, halika. Halika yung dalawa dito sa harap. Iti-demo ko lang para mas malaman ng mga baguhan, no? So, halimbawa, tao. Tao naman sila, di ba? So, ngayon, let's say magkasama silang dalawa. Si Giovanni, tinanggap niya si Lord. Nung nabubuhay pa siya sa lupa, halika, church tayo. Sige, church tayo. Sama siya. Etong isa, si asawa, halimbawa lang ha, ayaw. Simba-simba ka yan, ganyan-ganyan. Eto na. Diba sabi ko nga po sa inyo, dalawa lang ang inaantay ng tao. It's either rapture o pamatayan. Let's say sabihin natin, buhay na buhay silang dalawa. And then tumunog ang trompeta ng Diyos sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16. Tumunog ang trompeta sa apatasulong ng taigdig, and after nun, pack rapture, nawala ngayon si Giovanni, ang maiiwan sa Irish. Maghanap siya, siya napunta si Giovanni. So yun na, salamat po sa inyo. So no, yun yung sinasabi ng Biblia, na may dalawang kumigiling, iiwan ang isa at kukuhanin ang isa. Kaya mga kapatid sa Lord, kailangan bilang mga mananampalataya tayo, you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, dapat maging aware ka. Kahit nagugas ka ng plato, Lord, patawad sa mga kasalanan ko, kahit nagkukuskus ka ng labahin, sige, magdasal ka. Alam mo bakit? Hindi natin alam. Nasabi niya dyan, no, babalik siya muli upang iligtas ang naghihintay. Sino po ba yung naghihintay? Yung mga anak niya na naglingkod ng may katapatan. Bakit? Bakit ba kailangang alisin muna sila? Kasi nga po, kailangan alisin muna ang lahat ng mananampalataya dahil magkakaroon ng tinatawag na Great Tribulation. Sa aklat ng pahayag, ang mangkok na poot ng Diyos at ang pitong trompeta ng Diyos. Basahin niyo po doon. Baka masyado na tayong libag sa mundo. Na kung babasahin mo yon na ang sabi doon, lalabas sa isang malaking hurno. Nakita na po ba kayo ng balang? Di pa. Kasi wala pa naman lang ang balang dito eh. Bubuyog. Bubuyog na lang tayo. Hawig naman eh, medyo. Pero kasi sa Bible, balang po yun eh. Na lalabas sa malaking hurno, ang isang balang, hindi lang isa, millions na balang, paglabas nun, kakagating niya, hindi halaman. Tao ang punteriya niya. So ngayon, ate, paano yan kung naiwan ako sa rapture? Kasi ako yung Kristiyano na masimba, mahindi, mabasa, mahindi, manasal, mahindi. May chance ka pa naman. Ang huling habol mo, pag naiwan ka rito, magpapugod ka ng ulo. Yung po yung mga tinatawag na mga Christian martyr. Kahit pa paano, habol ka pa eh. Akit ka pa sa langit. Pero yung magpapatatak ka, alam nyo yung itong tinatawag na sa iba't ibang bansa, pinapatupad na po ang cashless society. When we say cashless society, hindi na uso ang pera. Diba ngayon, tuwang-tuwa ka kasi kapag sumakay ka ng MRT, babe, o diba, walang pera. Ngayon nga, pag sumakay ka sa jeep, magbabayad ka muna eh, diba? So darating ang panahon, darating ang pagkakataon na aalis ng pera. At dyan na po, ang sabi nga ni Brother Eddie last time, ito po nangyayaring pandemic na ito, ito po ay dress rehearsal ni Antichrist. Dalang anak nga po ay nakaupo sa Senado na ang bawat bansa pala, kung hindi nyo alam mga kapatid sa Panginoon, nagmi-meeting na sila kung sino ang uupo na tinatawag na tumumunog sa buong mundo. At doon tayo papasok sa one world government and one world economy na isa lang ang susundin ng buong bansa. Kapag sinabi niya, walang pera, show your mark. Ano yung show your mark? Tatatakan ka. Sabi sa Pahayag chapter 13, verse 16 to 18, sabi nito ang pinatatakan,
Nahalimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao, alipin at malaya, mayaman at mahirap, at walang maaaring magbili o bumili kapag wala kang patak. Pero ang sabi doon, kailangan dito ang talino. Dahil ang malalaman na sino mong matalino na ang tatak na yun kay Antichrist. Halimaw pa nga ang pagkasabi doon, pero kumakatawan po yun sa isang tao. So, tayo hindi natin alam na may mga ganito na palang nangyayari. Kaya nga po niluloob ng Panginoon na ang Great Commission ng mga mananampalataya to spread the good news unto all nations. Sabi niya in Matthew chapter 24, verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached around the world as a witness unto all nations and the end shall come. Kaya magtataka kayo, bakit kada swipe mo sa FB, ang daming nagla-live, ang daming nag-word of God. Kasi nga ano, ipaspasan yung pangangaral eh. Kumbaga sa panahon ni Noah, si Noah gumagawa ng ako sa matayang mga tao nagtatawa hanggang sa dumating ang araw na ilulubog sila ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang Panginoon po nagtatawag ng mga tao na susunod sa Kanya. So ngayon kapatid, napakaswerte natin kung makahabol ka. Dahil ang unang pagliligtas po ng Panginoon sa mga mananampalataya ay tinatawag na rapture. Kaya nga po sabi niya dyan, siya po ay muling darating upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Tayo yun, naghihintay. Nailigtas tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang papayag na hindi ka makasama sa rapture dahil kapag ikaw naiwan sa rapture, sana hindi ka nalang ipinanganak. Why? Kung ngayon, halos wala ka nang ma-apply ang trabaho dahil sa hirap ng buhay, ang sabi sa aklat ng bahayan, darating ang panahon na yung isang sahod mo maghapon, ikaw na lang ang kakain. Ganon kamahal ang bilihin. So ngayon, bakit po tayo nagkakatipon? Bakit inaalaw po ni Lord na mangyari ito? Kasi nga po, pinaghahanda tayo ng Panginoon. Na hindi alam ng mundo na meron ganito na isang araw, magugulantang sila, boom! Nawala yung nanay ko. Nawala yung ate ko. Alam niyo mga kapatid sa Lord, yung rapture pala pag nag-exist, maraming masisiraan ng bait. Hanapin mo man yan sa buong mundo, hindi mo na yung mga hanap, kapatid. Ang matitira dyan, damit niya. Mawawala yan. Ang tanong, saan sila pupunta? Sa isang lugar na kung saan, kung sa langit, kapag nakasama ka sa rapture, merong tinatawag doon na judgment seat of Christ. Ano yung judgment seat of Christ? Kung saan pararangalan ni Lord lahat ng tapat na lingkod niya na naglingkod sa Kanya. Yung bibigyan niya ng corona dito sa atin, kapag rumaduate ka, medal. Tama mo ba? Trophy. Sa langit, crown of glory. Doon ang mga anak ng Diyos nagpipiesta, nagsasaya, habang ang mga tao dito sa lupa ibinuhuhos ng Diyos ang Kanyang po. Ang tanong, saan ka doon? Nais pong gisingin ng Diyos ang ating puso, ang ating isip na ang pagbabalik po ng Panginoon na hindi po biro. Kung ikaw, isang born again Christian ka, na sinasabi mo born again Christian ka, na kapag Sunday, praise the Lord, Monday to Saturday, nandun ka sa kamunduhan, kapatid, kahit pasabihin mo born again Christian ka, kung namumuhay ka pa rin sa kasalanan, laglag ka pa rin. Dahil kung dito sa lupa, pag nag-apply ka ng trabaho, pag wala kang MBI, SS, pag-ibig, bilhin, di ka tatanggapin sa trabaho. Ganun kahigpit. Sa langit, hindi mo kailangan ng SS, pag-ibig, bilhin. Ang kailangan mo sa langit, pananampalataya, pagsunod sa Panginoon at mamuhay ka ng may katapatan. Walang pangalan ko sa Diyos. Marami pong tao, ang abalang-abala, hindi na muna ako magsisimba ngayon, magninegosyo muna ako. Tama, okay lang. Alam niyo kapatid, kahit po ito, sinasabi ko po ito sa inyo ngayon, hindi ko po kayo pinipilit. Dahil po ang kaligtasan ng tao, hindi po sa pilitan. The choice is yours. Nasa niyo pa rin po ang choice. Kung gusto mo umakyat sa langit, kung gusto mo makasama sa rapture, gumawa ka. Nang tama, gumawa ka na yung pinapagawa ni Lord. Eh kasi ate yung nag-akay sa akin, wala na. O eh bakit? Siya ba magliligtas sa iyo? Diba? Ang kaligtasan po natin, hindi dala-dalawa, hindi pamilya, isa-isa. Kaya sabi nga ni Pastor,
no, nung bago pa lang po kami, sabi niya, anak, kahit anak kita, kung ayaw mo sumunod sa Lord, wala akong magagawa. Kaya kung ikaw gusto mong sumunod kay Lord, gawin mo yung part mo. Habang humihinga ka pa, ito pa yung chance mo. Dahil kapag putulan na tayo ng hininga, sabi ni Lord, anak, nakahanda na ang sabi niya dyan, hundreds and thousands of peoples died. Next mo kapatid, every day. Naniniwala po kayo doon? Every day. Around the globe, marami ang namamatay. Tingnan mo, para silang estudyante, di ba? Diyan, swerte pa dahil may maayos na libingan. Pero ngayon, yung mga tinamaan ng COVID, talagang kinecremate po sila. At ang nakakalungkot pa doon, kapag namatay ka ngayon, ibabalot ka, wala nang lamay-lamay. Diretso cremate, wala nang iyak-iyak, sa picture ka na lang makikita. Kapag nasa hospital ka, wala rin magbabantay sa'yo doon. So isipin mo kapatid, kung wala kang Diyos sa buhay, mahina pa ang resistensya mo, ay hindi naman malayo mangyari. Pero salamat sa Panginoon, bakit? Kapag ikaw, ilang months na po tayo ngayon, simula nung nilockdown ng March? 5 ba? 4? Mapapipe na, no? Pero tingnan mo ngayon yung katabi mo, still alive. Palakpakan natin si Lord. Salamat dahil merong Diyos na pumaprotekta sa'yo. Paano na lang kung wala kang Diyos? Sabi ko nga sa'yo, ang kalaban ng tao, si Satanas, pangalawa yung COVID. Pareho yun, hindi mo nakikita. Parang ang sumusuntok sa hangin na hindi mo nakikita. So ngayon, ang nais mo ng Panginoon, sumunod tayo. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Dahil hindi mo ito ikasasama. Alam niyo mga kapatid sa Lord, kami pong pamilya, wala man lang po kami maibigay sa inyo financially. Pero yung kaligtasan papunta sa kabilang buhay, hindi po kami ang magliligtas sa inyo, hindi rin po ang Jesus Christ and kami magliligtas sa inyo. Only your faith can save you. Amen. Real faith. Ha? Dahil ang totoong nag-repent sa Panginoon, yan yung Kristiyanong nagtatransform. Malalaman mo lang na isang Kristiyano, yan ay totoong born again Christian, kapag yan ay nag-repent kay Lord at tatransform ang buhay niyan. Pero kapag sinasabi niya, born again Christian ako, pero alam mo yun, halos hindi mabakas na katrabaho niya, hindi mabakas na pamilya niya, ay Kristiyano ka pala. Ibig sabihin, hindi yan totoong born again Christian. Humihinga pa po ba kayo? Sabi niya sa tinan mo yung katabi mo, mukhang inaantok mo siya. Lalakasan ko na nga po yung poses ko eh. Noon, kapag umubo ka, wala silang pake. Kahit may halak ka pa. Ngayon, huwag kang magkakamaling umubo. Dahil tsak, magtatakbuhan sila. Alkohol, kulang na ipaliwan. Alam mo pati, paliguan mo man ang buong katawan mo ng alkohol. Walang kasiguraduhan, hindi ka mahawa. Pero isa lang ang isasuggest ko sa'yo, hindi man ako doktor, hindi man ako physician, by the blood of Jesus, kaya kang protektahan ni Lord. Amen! Kaya kang protektahan ni Lord. Ako ang pinahawakan kong verse, yung Awit 91:14. Aking ililigtas at tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Ang salita ko kay Lord, Lord, kung mahawa man ako nito, alam tayong magagawa eh. Yun ang ano natin eh, di ba? Pero ang maganda doon, mahawa ka man, alam mo, kay Lord ka uuwi. Hello? Amen. So, ngayon kapatid, huwag kang matakot na di mo na ako magsisimba, may harap. Eh ang edad mo, 35. Hindi ka naman pwedeng pa-senior. Hindi ka naman pwedeng below 18. Saan ka dun? Ay ano ako sister, 50-50. Kaya nga po karamihan na 50-50, yan ang madaling mamatay. Diba? Ang sabi sa Biblia, ang sino mang nag-iingat sa kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Ngunit ang sino mang mag-alay ng kanyang buhay para sa akin, ang siyang magkakamit nito. Alam niyo po yung paglabas niyo kanina ng bahay niyo, hindi niyo po iniisip ang sarili niyo eh.
we must decrease and He must increase. Isip natin, eh ano na, kung ano mangyari dyan, basta ako, susunod ako kay Lord. Alam niyo, puti nga po sa panahon ngayon, bawal lang lumabas eh. Pero pag nag-comply ka, pwede na, di ba? Yung mga apostol noon, bago makapangaral ang salita ng Panginoon, babatuhin ka muna hanggang mamatay ka. Ang tanong, hindi ka pa nga binabato ngayon, ayaw mo lumabas ng bahay. Magdadasal ka lang, hindi ka naman magpipreach, di ba? Sabi nga nung isang anak nung kapatid nung kapatera natin dito, ate, hindi mo ba napapagod si Ate Juneline magsalita ng dalawang oras? Kaya nga kumisan, gusto ko magpalit muna tayo eh. Kayo naman po yung nakatayo, ako naman ang nakaupo. Pwede ko ba yan? Sabi mo, so parang hirap naman doon. Sa takano sa tax, kakayo ko yun. Diba? Mahirap po kasi yung nakatayo ka dito, alam mo yun, isa, dalawang oras ka nagsasalita, tapos wala kang kausap. Tapos yung kausap mo, sabi pa, huh? Alam mo yun, yung pinipilit ka talaga gumising, pero antok na siya. Kapatid, pag sa Panginoon, maging alerto ka, maging excited ka, kasi mamimit mo yung presence ni Lord. Pero sa walang kabuluhan, doon ka magtinamantaman. Kasi alam yung mga kapatid sa Lord, kapag talagang binago ng Panginoon ang puso mo, binago ng Lord ang buong pagkatao mo, yung mga gawain ng mundo, mawawalan ka ng ano, alam mo yun? Mawawalan ka ng, ano tawag doon? Gana. Gana, di ba? Mawawalan ka ng gana na, parang, dati nga, di ba, sabi ko sa inyo, kami ng ate ko, nag-aaway pa kami tatlo, dalang kanta nung isa, Reyna ko, yung isa kahit gaano kalaki, yung isa, Delayla. O nag-aaway kami sa microphone, kasi nga, talagang kakanta, eh, sumingit pa si Pastor, green, green, grass of home. Tapos si Pastora, si Eddie palang gana, di ba? Away-away talaga kami lima. Tapos si Ate Katya, ang daming posters niya, A1, Westlife, Sex Bombs, hoy, lumaban, si Papa, ganun, di ba? Pero alam niyo, simula nang binago kami ni Lord, ayoko nakakarinig ng mga worldly song. Mas gusto ko pa yung praising, alam niyo kung bakit? Parang alam niyo yung pakiramdam, iba eh. Kahit naglalaba ka, although pawis ka, pero yung pagod hindi mo mararamdaman eh. Kasi kasama mo si Lord eh. Amen. Kaya ako po, kahit nakakapakinig po ako ng mga worldly song, hindi ko alam yung title. Alam ko yung yun lang, alam ko. Pero hindi ko alam mga title niya, naririnig ko lang. Diba? Sabi rin ng Biblia, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Si Jesus pa, nakita mo nagbudots. Nung nangaral ba si Jesus noon? Sinasayawan niya may mga ano, tao? Sige, tayo sila Pedro, nagsasayawan, tsaka sila Pablo. Tingin mo kapatid, kung ikaw ganun, nangangaral ka, tapos nakikita ka nila, ay, magbubutos ang way to. Iisipin mo, maniwala ba ako dito? Hindi. Diba? Kaya nga gusto ni Lord, be Christ-like. Alalahanin mo, sa langit, walang budot. Ano? Sa inyo sa katabi mo, walang budot dun. Di ko rin mga TikTok dun. Kaya yung mga TikTokers yun. TikTokers. Ano ba? Diba? Alam mo kapatid, kung meron ka isang magandang gagawin sa buhay mo, hindi yung maging yung dumami yung followers mo, hindi. Ang pinakamaganda mong magagawa habang ikaw ay nabubuhay, surrender your life to Jesus. Amen. At syempre, kapag sinurrender mo ang buhay mo kay Lord, itatransform naman niya ang buhay mo. Alam niyo, baka sabihin niyo naman, napakahigpit mo sa church na yung power mo, TikTokers. TikTokers pa naman ako. Dami kong follower, di ba? Eh kasi nga kapatid, sabi ni Lord, be holy for I am holy. Eh kung naabutan ka ni Lord ng TikTok, biglang tumunog yung trompeta. Teka, hindi tumutunog. Parang may matunog ah. Play ko ulit. Distraction. Tuloy yun eh. Wala kang kalama na mo. Nag-rapture na pala. Maglabas mo. Pastor, pwede po bang magsimba? Walang nagre-reply. Si Pastor, isa na pa ko ah. Nung pag-aba, basta nga, walang nakata. Alam mo yun, yung first time mo nagsimba sa buong buhay mo, wala nang simba. Yung napag-isip-isipan mo sa tara ng quarantine, makapagsimba nga.
mukhang pagkakataon na to. Di mo, wala akong pagkakalanan eh. Kasi hindi mo naman na nag-rupture na, wala na sila lahat. Paano lahat ng kami pa yung nag-tiktok? Kaya paano nila alam yun, di ba? Huwag lamas mo. Mukhang mo, hindi mo ano, nag-agulo na sa ipatipong lugar. Magsimba mo. Ay, ano magsimba? Quarantine din. Lockdown. Kala mo nakakalanan, pero hindi mo alam. Ang sabi sa Biblia, maaaring dumating ang rupture ng gabi, madaling araw, tanghali, hapon. Pag natutulog ka, huwag ka na kung ano ang pinagagagawa, magdasal ka na, Lord, patawarin mo po ako sa isip, sa tat, sa gawa. Nabili ko na ko yung kaluluwa ko na makasama. Siyempre, mamaya, pagdilan mo, pagdilan mo na, hindi ako na, patay ng bata ka na. Sana to, di ba? Hindi mo na may babalik. Ako sabi ko, hindi ko po ito gawa-gawa. Eh, lagi po ako nakaka-encounter na every time na natutulog ako sa tanghali, yung, di naman ako busog. Pag natutulog ako, yung pinabangungot ako, na yung alam yung pakiramdam na, hindi ko alam kung panalinig yun, yung pusang hinangat-ngat na yung higaan ko, gusto kong paluin. Nung papaluin ko, ito yung katawan ko, hindi naman gumagalaw yung braso ko. Nung gusto kong bumangon, nakahiga yung katawan ko, bumalik ulit ako. Baka mamaya, hindi pa ako makabalik. Di ba? Baka sabihin, Cheche, ate, wala na, direct na dun sa loob. Di ba? Eh ako, hindi naman po ako takot mamatay. Pero kasi nga, meron pa tayong ano eh, Great Commission kay Lord eh. Di ba? Sabi nga, kapag hindi mo pa oras, hindi mo pa oras, di ba? So, okay pa po ba kayo? Tuloy pa po ba natin? Masyado. Doon pala nagpaula ka nung nebulizer. Hinihika ako sa preaching minister. Di ba? Huwag kayo mag-alala, every fourth week lang naman tanda nyo, every fourth week lang po ako nag-preach. Kung gusto nyo po ng medyo maikli-ikli, kay ati-kati tayo. Kaya medyo magaan-gaan, kay pastor tayo. Yung pagsig-pagsig kay pastora tayo. Yung pinakamatagal sa akin tayo. Sige, ganun eh, no? So, yun. Ang gusto po ng Panginoon, tayo kayo maganda. Ilipat po na kapatid. Baka hindi na sila maka-move on dyan, di ba? Sa John 3:16. Ako, kahit po bata, alam ko, alam niyo po itong verse na to. Eh. Tama po ba? So, sabi niya rito sa John 3:16, sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So, yung tinutukoy dyan na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, yung ama ko yan. Sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi ang tanong, sumampalataya ka na ba? Amen. Sabi ng isa, mamaya, ano ba yun? Lord, sumasampalataya ako. Mamaya, magpipray tayo para malaman mo kung paano. Tuloy natin, John 3:17. Sabi niya dyan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Bakit ganun, sister? Simula na na-born naging Christian ako, daming pagsubok. Bakit? Kahit di ka naman born naging, dami ka rin naman talagang pagsubok ha. Yun nga lang, ang kaibahan ng may pagsubok ka, may Diyos ka. Na every time na nangihina ka, kapag binasa mo yung word ni Lord, sabi niya, ako isa sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Nag-iingatan kita, ililigtas kita, at sasamahan kita saan ka man magpunta. Alam mo yung pakiramdam na minsan down na down ka na, tapos biglang may tao na magsasabi sa'yo, huwag ka mag-alala, nandito lang ako. Di ba? Nakakalubog na kalooban na, wow, may nagmamahal pala sa akin. Wow, may nag-aalala pala sa akin. Alam mo kapatid, wala mang nagmamalasakit sa'yo ng tao. Unang-unang nagmamalasakit sa'yo ang Diyos. Dahil inialin niya kayong buhay sa krus ng Kalbaryo para na ikaw ay maligtas. Ngayon, minsan lang po yung ginawa ni Jesus. Ngayon, kapag ikaw ka pa sumunod sa kanya, ikaw na magbabayad ng kasalanan mo. Kumbaga sa madaling salita, ganito po, nakulong tayo sa kasalanan. Alam niyo po ba sa kulungan? Sa rehas, nakulong tayo, imagine mo. Noong time nakakulong ka, wala nang papiyansa, mahal eh. Kasi buhay ang kapalit. Ngayon, isinugo ng Ama, si Jesus, para ikaw piyansahan. Sige, laya na. Ngayon nakalaya ka, yung kalayaan na yun, huwag mong gagamitin sa paggawa ng kasamaan. Bakit? Pwede ka ulit makulong at ikaw na ang magbabayad niya. Kuha niyo po ako? Hindi na ulit. Sa pangalawang pagkakataon na babalik si Jesus, hindi po siya babalik para ipako ulit. Babalik siya para kuhanin ang kanyang mga anak. Ang tanong, sabihin mo sa katabi mo, sasama ka ba?
kung magpapaiwan ka. Huwag kayong mag-alala. Pag naiwan kayo, may second choice naman. Pukot ulo, kaya balatan ka ng buhay. Alam niyo mga kapatid sa Lord, baka isipin niyo, kasi ate katoliko kasi ako. Alam mo kapatid, hindi reliyon ang makapagliligtas sa tao. Tandaan niyo. Relasyon ang gusto ni Lord. Hindi pag-akit mo doon, o Pilato, anong reliyon mo sa lupa? Ano ako Lord? Katoliko. Paso. Ikaw, iglesia, labas. Hindi. Itingnan ni Lord, ano ang ginawa mo nung nabubuhay ka pa sa lupa? Lord, nagparalaba ako. Dami kong labahan kasi Lord. Kung lang di ako Lord, suma pa. Diba? Sabi ni Lord, ano man ngayon? Ano ang ginawa mo sa akin? Alam niyo, ang Great Commission ng bawat mananampalataya ay Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa dulo ng daigdig. That is the Great Commission ng isang mananampalataya. Kaya huwag mo sabihin kapatid na, ano yung inilabas ka lang ng nanay mo, tapuhay ka sa mundo ng wala lang. Hindi. Meron kang gagawin. Kaya ngayon kapatid, na naririnig mo ang salita ni Lord, may inuutos sa'yo si Lord. Kumbaga sa palabas, may mission ka. May mission si Lord na ipinagagawa sa'yo. Ngayon, kung narinig mo ang salita ng Panginoon at hindi ka pa naman marunong mag-share, mag-ila ka na lang. Si pastor ang mag-share sa kanya. No? Kasi alam niyo mga kapatid sa Lord, kapag alam mo ang katotohanan, pero hindi mo sinabi sa mahal mo sa buhay, sabi ni Lord, pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. So ngayon, sinabi ko po sa inyo, wala na po ang pananagutan sa inyo. Kasi ang choices nga po nasa sa inyo. Tama po ba? Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. No? So, tuloy natin sa verse 18. Hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Yung mananampalataya ka sa Panginoon, hindi ka na hatulang parusahan. Ibig sabihin ba, ate, kapag tinanggap ko si Lord, hindi na ako kasama sa kaparusahan, hindi na. Oo, walang sala ka na ng Panginoon. Ay, no, sabi niyo, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya. Ngunit, eto na, yung ayaw, hinatulan na ang hindi. Kasi hindi naman po lahat ng tao tinatanggap si Lord eh. Tama po ba? Many are called, but few are chosen. Marami pong tinatawag ang Panginoon, halika, sumunod ka. Yung isa, nung nakatanggap ng blessing, ang saya-saya, nung dumating yung pagsubok, ayoko na yun. Balik na lang ako sa dati. Ba? Meron tayo minsan eh. Pero ang gusto ng Panginoon, maging matatag tayo. So ngayon, baka isipin mo kapatid, maikli lang naman ang buhay. Siguro kailangan ko man mag-inom-inom, magpakasaya, sa langit, walang beer, sa langit, walang bar, sa langit, bawal man lalaki, bawal man babae. So dito ko nagagawin. So ngayon kapatid, kahit sabihin natin maliit ang kasalanan ginagawa mo, maliit man yan o malaki, kasalanan pa rin yan. Parang ganito lang, kumain ka ng konti, kumain ka ng marami, kumain ka pa rin. Diba? So ngayon, lagi po natin tatandaan, next mga kapatid, na ang kasalanan ay kasalanan. Ayun pa pala. Sabi niya sa verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa salibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kay sa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Pagmasdan niyo, sa Facebook na lang. Pag nag-post ka ng Word of God, walang papansin sa'yo. Pero mag-post ka ng mukha kang praning, magte-trending yun. Oo, magte-trending yun. Kasi nga, sabi niya dyan, mas inibig pa ng tao ang dilim. So kapag ang ayaw mo ng dilim, gusto mo ay kasalanan, sige, okay lang. Marirealize mo, isipin natin, lalo mo MPR mo, bakit makita mo na ba? May nagsabi mo sa akin yan eh, bakit? Bakit mo sinasabing may MPR mo, nakita mo na ba? O sige, huwag ka maniwala. Alam niyo po kasi, ang mga nakasulat sa Biblia, yan po ay spiritual. So ngayon, bubuksan ni Lord ang isip mo sa paraang, alam mo yun na, hindi nakikita basta-basta ng mata, pero naniniwala ka. Ngayon, yung mga tao makamundo, hindi nila yung iisipin kasi hindi naman nila yung naiintindihan eh. Kaya sasabihin nila, to see is to believe. Maniniwala lang ako na may impyerno pag siguro nakalublog na siya dun. No? Pasa pa may gustong makita ang impyerno ng personal. Personal?